Ang mga pirata ay sakit sa ulo at isang malaking problema ng mga manlalayag mula pa noong mga nagdaang panahon. Magpahanggang sa kasalukuyang panahon ay patuloy pa ring namimansala sa karagatan ang mga pirata na ito, lalo na sa karagatan ng Somalia. Ninanakaw nila ang mga kargamento na dala ng barko, kinikidnap ang mga crew at kung minsan ay kinukuha pa nila ang buong barko. Ang Somalia ang pinakakilalang lugar na napakaraming pirata, pero alam mo ba kaibigan na ang isa sa pinaka-notorious na pirata ay mula sa Pilipinas at dito mismo sila nang bibiktima sa Manila Bay. Ito ang grupo na pinamumunuan ni Emilio Tsangko. Naging tanyag ang grupo na ito noong dekada 90. Sila ang responsable sa pagkawala ng mga barko noon sa karagatan ng Pilipinas. Hindi lamang kargamento ang kanilang kinukuha, maging ang barko ay kinukuha nila at ibinibenta. Pati ang barko ng gobyerno ay nabiktima ng grupo na ito. Sa isang mataas na hotel sa Manila kung saan tanaw ang mga barko sa karagatan ay nakikipagkita siya sa mga kliyente na mag-hire sa kanya para i-hijack ang barko sa halagang $300,000, dito ay pinag-aaralan at pinaplano nilang mabuti ang kanilang mga hakbang. Uutusan ni Tsangko ang kanyang mga tauhan na pasukin ang target nilang barko bago pa man ito maglayag, sa kasila tutulungan ng ibang mga pirata na pasukin ang barko, i-confine ang mga crew at uutusan na tawagan ang may-ari at sabihin nagkaroon lamang ng problema ang makina ng barko. Sa kondisyong hindi magsusumbong ang mga crew sa mga otoridad ay pinapakawalan din nila ang mga ito, saka sila maglalayag papalayo. Ililipat nila ang mga kargamento nito sa ibang barko, pagkatapos ay pipinturahan nila ang barko para magamit nila sa iba pang illegal na gawain. Maging sa pandarayan ng insurance fund ay sangkot din ng grupo ni Tsangko, dahil mismong may-ari ng ilang mga barko ang nagha-hire sa kanila para i-hijack ang barko at dayain ang mga insurance company nito. Ginagawa nila ito sa mga barkong luma na at malapit nang matapos ang service life. Palalabasin lamang nila na nawawala ang barko para kumita sila ng malaki. Lumalapit din sa kanyang grupo ang ilang may-ari ng barko na naging biktima ng ibang mga pirata para muling mabawi ang barko. Ganito ka-notorious ang grupo ni Emilio Tsangko. Noong gabi ng May 2, 1991 ay naglayag ang MT Tabangaw mula sa Mindoro. Ito ay isang cargo vessel na pag-aari ng gobyerno. Ito ay may sakay na 2,000 barrels ng kerosene, 2,600 barrels ng gasoline at 40,000 barrels ng diesel oil na nagkakahalaga ng humigit kumulang 40 milyong piso. Ang barko ay may sakay na 21 na crew, kabilang ang piloto nito na si Captain Edelberto Linuon. Habang naglalayag sa karagatan ay inakyat ng 7 armadong tauhan ni Tsangko ang barko. Ang mga pirata ay may dalang M16 rifle, 45 caliber at 38 caliber handgun at bolo. Ikinulong nila ang mga crew ng barko sa isang kwarto at tuluyang na-control ang barko. Bago tayo magpatuloy ay pa-follow naman ng page ng isa sa mga solid nating kaibigan na si Jason Vlog. Sa mga bagong content creator dyan na gustong magpa-promote sa next upload natin, ay i-comment nyo lang dyan sa baba ang opinion nyo tungkol sa video na ito kasama ang pangalan ng inyong page o channel. Pipili kami ng isa na ipa-promote sa next upload natin. Salamat kaibigan! Inutusan ng isa sa mga pirata ang mga crew members na burahin ang pangalan at logo ng barko at pininturahan nila ito ng itim sa kapinalitan ng pangalang Galilee. Pinilit ng mga pirata ang mga crew na maglayag patungong Singapore, habang ang pagkakaalam ng PNOC ay nire-repair lamang ang barko. Kalaunan ay nawala na ng contact ang PNOC sa barko, kaya naman agad na silang nag-report sa Philippine Coast Guard at sa Philippine Navy na nawawala ang barko. Agad silang nagsagawa ng search and rescue operation. Gayunpaman ay bigo sila na mahanap ang barko. Ika-9 ng Marso nang makarating ang barko sa Singapore para hintayin ang isa pang barko, subalit hindi ito dumating, kaya naman napilitan silang bumalik sa Pilipinas noong 14 ng Marso taong 1991, at nakarating sa Calatagan, Batangas noong March 20, 1991, kung saan ay nanatili ito sa karagatan. Noong March 28 ng kaparehong taon ay muli itong bumalik sa Singapore, kung saan ay naghihintay dito ang isa pang barko na nagngangalang Navy Pride. Inutusan ni Tsangko ang mga crew ng barko na ilipat ang kargamento at matagumpay nila itong nailipat. Noong April 8, 1991 ay dumating sa Calatagan, Batangas ang MT Tabangaw, subalit na natili ito sa karagatan.
Noong April 10 ay pinakawala ng grupo ni Tsangko ang mga crew, sa kondisyong hindi ito magsusumbong sa mga otoridad sa loob ng 2 araw, kung hindi man ay tatapusin sila ng grupo. Noong May 19, 1991, nakatanggap ng verified information ang NBI na may mga pirata sa isang beach sa Balibago, Calatagan, Batangas. Matapos ang ilang araw na surveillance ay nahuli si Tsangko kasama ang kanyang grupo. Si Tsangko ay nakulong sa New Bilibid Prison sa kasong qualified piracy. Noong 1992 ay natapos ang buhay ni Tsangko sa loob mismo ng Bilibid matapos paulanan ng bala dahil sa tangkang pagtakas. Ang mga pangyayari sa paligid ng kanyang kamatayan ay kauinahinala dahil sa oras ng kanyang kamatayan ay halos hindi na siya makalakad ng maayos at nangangailangan na ng tungkod. Sa isang aklat na may pamagat na The Brutal Sis, Organized Crime at Work, ay tinalakay ng may akda na si Douglas Stewart kung paano ang pagkamatay ni Tsangko ay mas malamang na isang pagsisikap na patahimikin siya kaysa dahil sa isang lehitimong pagtatangka na tumakas.